Part 37. Naalimpungatan ako dahil sa isang sinag ng araw na tumatama sa mata ko. Ganun na lang ang paghawak ko sa aking ulo dahil sa sobrang sakit at bigat ng katawan ko. Inilibot ko ang paningin ko. Nasa kwarto ako ng mga bata pero wala na sila sa kama. Napatingin ako sa suot ko at mas lalo akong nagtaka dahil iba na rin ito. Kahit masakit ang ulo, ipinilit kong tumayo upang makapunta ng CR. Inayos kong sarili ko. Naghilamos at pilit na inalalang mga nangyari kagabi. Ang huli ko lamang naalala ay nung nakaupo kami sa sofa sa sala habang nagpapaliwanag sa kanila, lalo na sa magulang ni Cedric. Pero pagkatapos nun, wala na. Hanggang doon na lang. Bumuntong hininga na lang ako sa harap ng refleksyon kong halatang halata ang pamamaga ng mata. Pero ang mas lalong kinakaba ko ay ang pamamasa ng damit ko lalo na sa dibdib ko. Wala akong bra. May nangyari ba sa amin? Hindi pa ako handang sundan yung dalawa. Oh my God! Mahinang bulong ko at napayuko na lang. Pero napadilat na lang ako nang maramdaman kong isang maliit na kamay na nasa bewang ko. Claire? What are... Good morning, honey. Nising bati ng isa na nakasandal sa pinto habang katabi si Cleo na umiti sa akin. Good morning. Simpleng saad ko sa kahinawakan ang kamay ni Claire palabas ng kwarto. Nilagpasan ko lamang si Cedric na kanina pang titig na titig sa akin. Naupo ako sa dulo ng kama, saka mabilis na tinabihan si Claire. Nadededi po kami ni Cleo, mami. Iting sabi nito habang tinuturo ang dibdib ko na mabilis kong tinakpan. Nakakahiya, nakatingin siya. Kumain na ba kayo? Tanong ko sa kanila na mabilis silang tinanguan. Opo, may itlog pong isa doon po, mami. Niluto po ni daddy. Pagpapalakpak ni Claire na mahinang kinurot muli ang pisngi ko. Hinalikan ko lang ito saka muling tumayo at upang kumuha ng damit pamalit ko. Let's go, kids. Mommy's will change her clothes. Nakangiting sambit ni Cedric na mabilis na sinunod ng mga bata. Napanguso ako. Bakit sa kanya sumusunod agad? Samantalang kailangan ko pa ulitin ng 3 beses ang akin para lang sumunod sila. Kitang-kita ko kung paano mahigpit silang kumapit sa kanilang tatay. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang bigla ang pagiging malapit nila. Samantalang hindi ko naman nagawang ipakilala si Cedric ng formal sa kanila. Kumuha lamang ako ng short at simpleng shirt. Hindi ko maiwasang alalahanin muli ang sinabi niya kagabi. So, totoo nga, hindi si Cedric ang nobyo ni Ashley. The hell? Buong 5 taon kong inisip na si Cedric ang nobyo niya. Si Moreno lang pala. Pero kahit na ganun, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala at magulat sa mga nalaman ko sa paliwanag ng tatay ni Cedric. Sobrang bait ko sa sekretary nila. Tapos ganun pala ang nangyari. Ibang klase. Nailing na lang ako saka sinarang aparador. Sinara ko na lamang ang kortina sa kwarto at saka pumesto malapit sa kama. Hindi na ako pumunta pa ng CR pa dahil wala na rin namang tao. Hinubad ko na ang night dress ko dahilan para tanging underwear lang ang maiwan sa katawan ko. Pero ganun na lang ang panginginig ng katawan ko na maramdaman ko ang presensya ng isang lalaki na nakasandal sa likuran ng pintuan. Titig na titig ito sa akin at matunog niyang umisi. Mabilis kong tinakpan ng katawan ko. Kanina ka pa riyan? Kabang tanong ko. Hindi ko pa rin maiwasang hindi kabahan. Nasabi ko naman na lahat ng gusto niyang malaman. Ang lahat ng totoo. Pero ibang kaba na to. Napalunok ako dahil sa dahan-dahan na paglapit nito sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko bang isuot ang damit ko
dahil makikita niyang kabuuan ko. Kaya mas lalo kong diniinan ang pagkakatakip sa aking katawan. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Tanong nito saka umalis sa pagkakasandal sa pinto. Pumunta ito sa gawing aparador at may kung anong kinuha roon. Nakatalikod to sa akin. Makakapagbihis ba ako kung nandyan ka? Matigas kong sabi na agad niyang inisian. Ngunit nandoon pa rin ang tingin sa aparador. I already saw your gems and touch every corner. So what now? Diretsyong sabi nitong halatang nang aasar lang. Tumingin na to sa aking dahang-dahang lumapit. Kaya nung umatras ako ay nadikit na ako sa dingding ng bintana. Ramdam ko ang pagtaas-baba ng balikat ko sa sobrang lalim ng paghinga. Ang paghakbang nito ay naging matunog habang niluluwagan ang kwelyo. Napalunok ako dahil sa tingin niya. Mariin niyang sinuyod ang kabuuan ko. Saka ngumisi na magtama ang mata namin. Hoy! Pantuturo ko sa mukha niya. Anong akala mo sa akin? Uto-uto? Akala mo ba papayag ako makipag-sex sa'yo? Manginig ka riyan. Asik ko rito. Hindi pa rin ito natinag. Nanatiling nakatayo sa harapan ko na halos maramdaman ko na ang paa niya sa paanan ko. Sobrang lapit na nito. Sumilay ang ngiti sa labi niya saka siya kumunot. What? That's what are you thinking, Danica? Panguusisa nito. Kusang natuyot ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano ko naisip ang ganong bagay at nasabi sa kanya ng ganon-ganon lang. Akala ko tuluyan nang nawala sa dugo ko ang ganito. Ang pagiging hindi. Oo, tama. Hindi ako maharot. Sadyang inaakit niya lang ako para bumigay sa gusto niya. Hindi. At isa pa, huwag mong ibahin ang usapan. Hindi mo ako makukuha sa ganyang mga tingin mo, Cedric. Hindi sapat sa akin ang mga narinig ko kagabi. Baka nga mamaya pinagtatakpan ng ni Tito Zack eh. Kilala ko kayong mga sportifal ko. Mga mapaning lang. Bulong ko sa huling parte. Hindi ko maiwasang hangaan ng sarili ko dahil nagagawa ko makipag-usap sa harapan niya ng ganito, ng normal. Pero hindi ko rin mapagkakaila na parang walang nagbago. Bakit mas lalong nadadagdagan kapag nakatitig ako sa kanya? You want to talk about what happened 5 years ago? Ha? Huh? Mahinang sabi nito sa kadahan-dahang gumapang ang mga kamay niya sa aking bewang. Hindi ko mapigilang hindi mapasinghap, lalo na't dumikit na ang palad nito sa likurang bahagi kung saan wala akong saplot. Ayoko ng ganito, baka mawala ko sa katinoan. Hindi ko sinabing pag-usapan natin ang mga nangyari noon. What I mean is... Mabilis kong pagtakip sa bibig ko dahil sa ginawa niyang panghima sa likuran ko. What about, ha? Huh? Bulong na tanong na naramdaman ko ang labi niya sa sulok ng leeg ko. Unti-unting nanghihina ang mga tuhod ko dahil sa ginagawa niya. Marahan itong umikot papunta sa likuran ko. May kung ano sa akin na gustong-gusto ang ginagawa niya. Ang paraan ng paghalik niya sa aking tenga, papunta ng batok. Mas lalo akong kinabahan nang maramdaman ko na ang kamay nito na gumagapang sa aking katawan. Nakasandal na ako sa katawan nito para masuportahan siya. Halos hindi ko na alam kung anong nangyayari. Sinabayan ko na lamang siya at pinagsaluhan ng halik na halos 5 taon kong hinanap-hanap. Akala ko hindi ko na siya muling mahagkan. Akala ko tuluyan ko na siyang nakalimutan. Pero sa mga titig at luha niyo nung gabing iyon, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa paghihirap na naranasan niya. Nanatili pa rin ito sa tabi ko
Nakadikit sa aking noo at titig na titig sa aking mga mata. Doon ko lang siya natitigan ng mabuti. Kasabay ng pagpikit na mata nito'y ang pagbagsak ng luha niya sa aking noo. "Don't leave me again, Danica." Bulong nito na mabilis kong tinanguan. "I'm sorry. Forgive me, Cedric." Mahinang sabi ko rito na mabilis niyang ikinamulat ng kanyang mata. Muli niya akong binigyan ng isang halik, kasabay ng isang malamig na bagay na pumasok sa aking daliri. Isang singsing. "Then let me marry you. Let me be my Mrs. Pontifalco." Mahinang bulong nito na agad kong binigyan ng isang halik bilang pagsang-ayon. I tried my best to explain, but she ignored me. I begged, but she left. "Honey, pakikansel lahat ng schedule ko in this week. You may now go home." "Okay po, sir," she answered. Sinara na nito ang pinto saka ako tumayo. I suddenly checked my phone but instead of Danica's number, I saw my brother's name in screen. "Kuya, punta ka raw sa mansyon. Nandito na si Tito Zen. Tsaka sila mami. Yari ka. Good luck pala. Pasalubong." I just ignored his message and left my office. Nagpaalam na rin ako sa secretary kung inaayos sa mga schedule. Nang makarating ako sa mansyon, bumungad agad ng kapatid ko. Hindi ko na pinansin ang pang-aasar niya. Imbis na umakyat sa taas, naupo ako sa sofa dahil nandoon ng karamihan. They look at me and smiling. They already knew my plan. Nothing new. "Here's my engagement ring. When your dad and me is just a couple." Mom opened to us. Tinitigan ko ang singsing na iyon. Perfect shape for her finger. It is almost perfect. Ikaw nang bahala sa kanya, Cedric. May tiwala ko sa'yo pagdating sa pamangkin ko. You have my authorization. Singit ni Uncle Zenos. I smiled and nodded. Thanks, Uncle. Sinadya kong kunin agad ang singsing na ito. Mula pa ito sa kanyang lolo at nagpasalin-salin sa amin. And now it's my turn. Maaga kong nagising para maasikaso ko agad kung anong klaseng setup ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano dahil unang pagkakataon ito. I'm scared. Baka hindi niya matanggap. I know her. She has a slow mind. Phone want me to display this ring in my room at office. So I did. I texted her because I'm going to pick up her. And she said yes immediately. Kararating ko lang sa tapat ng kanilang kumpanyang pinagtatrabuhan niya. I noticed her boss, Cyril Santiago. Iba ang mga tingin niya. I thought nagkausap at tinapos na nilang ugnayan sa isa't isa noong minsan pinakilala siya as a new owner. After that happened, I'm glad. Because I seeing my mom's ring in Danica's finger. My future wife. Hindi ko sinabing engagement ring lang yun. I know na iniisip niyang regalo yun. Base na rin kay Uncle. Nahinga na rin ako ng maluwag dahil sa pag-uusap namin ni Danica tungkol kay Casey. May sakit siya. At kailangan ko siyang alagaan noon dahil nag-iisa na lang siya. And I'm glad that she understand Casey's situation. My God, Ashley! Inilayo ko agad ito dahil sa paghalik niya. She laughed and suddenly stopped. Tumitig ito sa akin saka nagbagong ekspresyon ng itsura. I'm sorry. I thought may pinuntahan lang ang nobyo mo. Please, Ashley. Ayoko masira kay Danica. Mariing bulong ko habang nasa hallway kami. Yes, I know. I'm sorry. Ako ang hihingi ng sorry kay Danica. No need. Mag-iisip lang yun ng kung ano-ano. You should drink the water para mahimasmasan ka. Hinayaan ko na muna siyang uminom ng tubig.
Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang kapatid kong lalaki na mabilis na pumasok sa elevator. Damn you, Lucas. Magsusumbong na naman kila Mom and Dad. Yes, Bianca? I answered her call. Naabala ko ba kayo, Kuya Cedric? No, hindi pa naman nagsisimula ang meeting. Why? Si Danica kasi eh, ayaw inumin ng gamot. Masakit daw kasi yung katawan niya, tapos lagi nilalag na tuwing umaga. Dahan-dahan akong umupo ng maayos sa kinuupuan ko habang hinihintay ang pagtawag ng secretary ko. She's sick? How come? Okay, I'll be there after this meeting. Ikaw na muna bahala sa kanya. Sir, start na po ang meeting in 5 minutes. Katok ng secretary ko. Don't worry, Kuya Cedric. Ako nang bahala. Thank you. Wala ang isip ko sa pinag-uusapan. Napapadalas ang pagsakit ng katawan niya. Wala ako maaasahan kundi si Bianca lang. I really trust her when it comes to Danica. Ngiti-ngiti mo dyan, Alice. Danica shouted at me and grabbed the pillow. Get well soon, Mrs. Arcus. I smirk and close the door. Hindi muna ako umalis sa kwarto sa unit niya dahil hindi ako kampante. I sat on sofa. Iniisip ko pa rin ang ginawa niya kanina. That damn wild. Hindi halatang may sakit siya dahil sa ginawa niya kanina. She was not wearing underwear. Nang mahimbing na ito'y umalis na ako. Kinabukasan ay nadatnan ko si Dad at Mom sa opisina kasama si Honey na secretary ko. Hawak nilang isang folder na mukhang alam ko na kung tungkol saan. Morning! I kissed them. Tumango lang sila saka ako na upo sa upuan ko. Tinanggihan mo si Mr. Lee? Paninimula ni Dad. Yes, Dad. Sagot ko nang nakatingin sa cellphone. Hindi pa siguro siya gising. Text me, Danica, come on. Why not? Isa siya sa mga malalaki ang investment. Dugtong ni Mommy. But, isa siya sa dahilan kung bakit unti-unti bumabagsak ang ibang kumpanya. I check his currently background, then I found this. Iniabot ko ang papeles na nasa ibabaw lang din ng mesa ko. While they review the papers, I'm waiting her message. Pero dumaan ang buong araw ay wala pa rin. Danica? I said softly. Nanlalabo ang paningin ko. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking katawan sa kama at ang pagpapatong ng babaeng nasa harapan ko. I can see her face. My body is now enfeebled. I want to speak but I don't enough any strength. I could just feel she slowly undressing my clothes. Danica, what are you doing to me? Just felt her kiss and my gradual loss of consciousness. Cedric! Cedric, wake up! Isang pamayor na boses ang narinig ko mula sa kung saan. Tinitigan ko ito at unti-unting naglinaw ang paningin ko. Fon? Anong ginagawa mo rito? Sino kasama mo rito? Mabilis na sabi niya habang may pinulupot na kung ano. Danica, she's sick. Sigurado ka bang si Danica? Isipin mo, Cedric. Kasama raw ng kapatid ko si Danica buong araw. Wait, what? I coast. Napabangon ako. At doon ko lang nalaman na wala akong suot nang ihagis ni Von ang mga damit ko. Nagkatinginan kami. Umiling ito. I don't know, Von. Damn! I can't remember what happened yesterday. Nasaan si Honey? I ask while getting dressed. Hindi ko siya nakita rito. But I noticed these earrings. Nakikilala mo ba kung kanino to? I grab it and suddenly clench my fist. Honey!
from your secretary? I ignored him and called my fucking secretary but didn't answer. Hindi ako nananakit ng babae, pero ibang usapan na to. Pumunta agad ako sa mansyon para mapag-usapan namin to ni Mama. Ayokong malaman to ni Danica dahil magkakagulo lang. At ayokong kumausap sa babaeng iyon dahil baka hindi ko mapigilin ang sarili kong saktan siya. Please be calm, okay? Ako nang bahala. Oh my God, I trusted her. Magpahinga ka muna, okay? Pantatapik ni Mami sa balikat ko. Hindi ako komportable sa mga nangyayari. Ma'am, pumunta na po ba rito sa Danica? No, Bianca said. They have a hectic schedule. Huwag mo muna siguro siya abalahin. You have to rest, anak. Ako nang bahala kay Honey. 1 week had passed. Wala akong natanggap na kahit na ano kay Danica. Isang linggo na rin ako nag-aabang sa unit niya pero hindi siya dumarating. Iba nang tumatakbo sa utak ko. Napatuwid ako ng upo na makita kong pagbaba niya. May kausap ito at napansin ko mga ilang-ilang gamit niya na isinasakay sa kotse. Danica? I said softly. Humarap ito sa akin. Baka sa mga mata niya ang kakaibang tingin at gulat. Imbis na umiti, itikom lang ang mga bibig niya. I guess, she already knew what happened. Naikuyong puno lamang ang kamao ko nung lumuluhan na ito. Rinig ko sa boses niya ang sakit at pagtitimpi. Mukhang alam na nga niya. Huwag kang umasta na para may relasyon tayo. Huwag mo akong taratuhin na parang girlfriend mo, Cedric. Danica, let me explain kung ano man yung nakita mo. Sabi kong tama na. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ano bang mahirap doon? Wala akong pakaalam kung may nagawa ka mang kasalanan. Wala akong pakaalam kung may babaeng nakapatong sa'yo. Dahil una sa lahat, wala akong karapatan sa'yo. Kaya pwede ba? Tama na. Nakakapagod, Cedric. Napapagod rin ako, Danica. Hindi ko alam kung paano ba ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. I'm literally an idiot. Hindi mo kailangan maawa sa akin. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong mahalin ako. Huwag na. Sapat na sa akin to. Sapat na yung mga simpleng bagay na ginawa mo sa akin. Kaya tama na. Huwag ka na magpaliwanag sa akin. Okay lang ako. Okay lang ako. She said while sobbing. I hook my head. I didn't know that only Danica's word could crush me like this. I didn't know that all I was doing wasn't enough for her. To know that I love her. Mahal kita, Danica. Maniwala ka sa akin. For the first time, I felt tears in my eyes. I'm already in pain. Hindi. Hindi ako mahal mo, Cedric. Alam ko at nararamdaman ko. Tama ng gaguhan. Hindi mo kailangang sabihin yan. Hindi mo ako mahal. Naawa ka lang kaya mo sinasabi yan. Danica's last word before the tears welled up in my eyes. I thought the ring was enough to make me feel how much I love her. I thought. Wala akong ibang naging katampi. Kaunti ang sarili ko at ang alak. I already resigned and passed the position to my brother. I trusted Liam more than myself. Walang handang makinig. Pati ang babaeng hinintay ko mula pagkabata. Hindi na ako kaya pang pakinggan. Nakatingin lamang ako sa litrato namin ni Danica nung bata pa kami. Hindi siya sumusuko hangga't hindi niya nakukuhang gusto niya. Ngayong nakuha ko ng isang babaeng ibinubulong ko lang sa hangin, siya naman ang sumuko. Week had passed nang marinig ko ang malakas sa pagtunog ng cellphone. Hindi ko sinagot ang tawag dahil si Von lang pala. But I suddenly stopped when I read this message. From Alejandro. Dude, mabul ka. We are in airport.
Papasok pa lang kami para ihatid sina Danica at Bianca. They're leaving for their contract. They sign it. Hurry up. Kung gusto mo pa siyang makita. She's with her ex. Pumunta kaagad ako sa airport. Hindi na ako nag-asikaso at nagsuot na lang ng puting polo. Wala na akong pakaalam sa hitsura ko. Pagkarating ko ay mabilis ko lang silang nahanap. Nandoon ang lahat ng tao sa mansyon. Mas lalo akong nakaramdam ng sakit na magtama ang mata namin. Wala na ako sa katinoan. Tuloy na kami magkalapit ngayon at nagmamakaawang pakinggan ako. I wish you find your happiness, she whispered. Tumingkayad ito habang hawak ang aking pisngi. Naramdaman ko ang mainit na paghalik nito sa aking noo. I already found you, Danica. Please don't. I beg. Napahalik na ako sa mga kamay nito. I'm sorry. I have to go. Mahinang pamamaalam niya at ang porsahang pagkuha nito ng kamay niya sa akin. Wala na akong nagawa. Tuloy na niya akong iniwan. I smiled bitterly and tried to focus my mind to another papers that I have to check. Kuya, tara inom tayo. Inom lang ah. Walang basaga ng gamit. Natatawang alok niya. Uminom ka. Sagot ko. Pansin ko ang pag-iling niya. Hinayaan ko na lang siya sa mga pinagagawa niya sa bahay ko. Hanggang kailan ka rito? You have your own house, Liam. Diretsong sagot ko na makaupo ito sa harap ko. Bakit? Hindi mo na ako mahal, kuya? Si Eunice lang? Magkwentuhan tayo, puro kanilang trabaho, lalaki sa lalaki. Pangahampas niya sa dibdib. I just ignore him, but my ears was focusing on him and my eyes was in my papers. Kunwari busy? Huwag kang mag-move on. Mahal ka nun, kuya. Babalik pa naman yun eh. Oo, laklakin mo. Abot nitong isang basong puno ng alak. Madiin kong pinirmahan ng huling papeles, saka tinabi iyon sa gilid. Liam is still looking at me as she waiting my response. I grabbed the glass and drank. Move on? Sounds high school lover. They have a children. Diretsong sabi kong habang titig na titig sa kanya. Umiwas ako ng tingin. Hinanda ang sarili sa marami nitong katanungan. Nang maubos ng iniinom ko, ay madiin ko yung binagsak. Speak, little bro. You want me to tell a story, right? She shook his head. Talaga? Eddie, wow. Yes. And you should be quiet or else hindi na ako babalik dito. Simpleng saad ko. She want to go there to fulfill her dreams. Don't think so. I can figure it out. I thought she want to build her own family with me. How's funny? She did it but in the other guy, Cyril Santiago, that fucking traitor. Inabala kong sarili ko sa lahat. I went Manhattan because of the nonsense reason together with Ashley and her boyfriend. Iniwan ko ang pangangalaga ng kumpanya kay Liam. I'm glad that he accepted. Ayokong bumagsak ang kumpanya ni Daddy dahil lang sa problema ko. Gusto kong palamigin ang ulo ko sa mga nangyayari. Hindi ko maproseso sa utak ko kung paano nagsasama sila sa isang simpleng bahay. Residential building to be exact in Madrid. I was busy to sip my coffee here in balcony while watching her kids dancing. I smiled their look exactly Danica's face. I smile. Almost everything but depends only in their eyes. It's look familiar. The little girl named Claire was stopped in what she doing. Pinanliitan ko ang mga mata ko habang tumititig sa batang nakatitig sa akin. Kinalabit niya ang kapatid niyang si Cleo at tinuro kung saan ako nakapwesto. They were staring at me almost in a minute. I smiled,
when they wave their hands as if they know me. Yes, I'm the guy who wants to be your father. I want to become a father of your kids, Danica. They were both stopped when Bianca lifted them carefully. Good thing that she didn't notice me. I've been doing this for 2 years. I always do it. Sitting on the balcony, staring at Danica's kids. I witness it all. She stays up every night just to put the twins to sleep. Taught them to stand. Spoken everything. I witness it all while I'm here in the balcony, silently watching and carefully hiding. This is where I'm good at, to hide. Even though I was in so much in pain, I tried to hide. Even my love for her, I also hide for the sake of her family. Napayukom ako. Gabing-gabi na pero hindi pa rin umuuwi si Cyril. Anong klase siyang ama? Inaasa niya lahat kay Danica. At 3 beses lamang kong umuwi, na umalis din agad. Inis kong sinara ang kurtina ng patay na ni Danica ang ilaw sa kanilang kwarto. Napasandal ako sa sofa. Binuksan ng isang bote ng alak saka iyon tinungga. I grabbed my phone because of the number that appeared in my screen. Hawak-hawak ko pa rin ang bote habang pinapakiramdaman ang nasa kabilang linya. Kuya, kami to nila Simon pati Keyus. Boses ni Liam. I know. Nanatiling nakatingin lamang ako sa picture frame na mag-iina na nasa mismong mesa ko. Maingat kong binaba ang bote. Kuya, positive. Bulong ng kapatid ko kaya napukunot ako. Muli akong tumunga and this time, tumayo na ako. I felt nervousness. May usapan kami nila Simon at Keyus 1 year ago. But I don't have idea if this what are we talking about. What about positive? Interesadong tanong ko. Positive kuya, may HIV si Keyus. Gago ka Liam. Kunin mo yung cellphone kay Liam. Salit-salitan ang boses nila. Napailing ako. He always used that. Teasing even in a serious time. Ibababa ko na to. I'm going to sleep. I don't know if you'll even fall asleep after you heard the truth. Boses iyon ni Simon. Natigil ako sa paglalakad. Napaharap ako sa balkonahe kung saan kitang-kita ko mismo ang kwartong kinutulian nila Danica. Iniwas ko ang tingin ko. Tell me. Bulong ko. Nakarinig ako ng tahimik sa kabilang linya at ang mahinang bulong ng kapatid ko. Positive. Cleo and Claire is your children. Pasensya na natagalan. Hindi ko na sila pinakinggan. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Kung ako ang ama, bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi ako kilala ng mga bata na minsan nila akong kausapin? Why is she hiding the truth? Hiding my children? My God, Danica! I don't know what I'm going to do anymore after I heard the truth. Hindi ko matanggap. Ginawa niya akong gago. I didn't tell to anyone in mansion what her situation is. Her in Spain. Because of what she said 1 year ago. Nung panahong nagkita kami para ibigay ang bracelet sa anak niya as a gift. She didn't tell me anything. She acted in front of me as if I'm not the father of her kids. I went back in Manhattan to finish all my meetings, appointments, and in other business matter. Kailangan ko matapos ang lahat ng to bago mahuli ang lahat. Hindi raw nila pinag-usapan ni Danica sa mansion. But Uncle Obet already knew the truth with the help of Mom Almirad Alena and keep it a secret. Hinintay nilang nila na magsalita si Danica. But that was never happen. I smiled sweetly
when I saw Danica's and our kids smiling in a picture frame on the top of my table. Suddenly, I remember the time when I had the chance to talk my children. Naglalakad ako noon na bigla akong kalabitin ng anak ni Danica na babae. Hala, did you understand English language? Claire approached me. We're in a alley and I don't know what are they doing here. A lot of people are passing by and these two kids are standing in front of me. Hinarap ko ang mga ito at lumingalinga. I can see Danica or Bianca. I returned my gaze to two kids who's now smiling. Yes, I understand you. My little kids. I smiled back. Ngumiti ito ng malawak. Ganon din si Cleo. You drop your wallet, senorito. Then we saw your face including this one that was so familiar to us. Right, Claire? Lingon niya sa kambalniga. Nakangiting kinuha ko ang wallet na sa akin nga. Hindi ko alam kung paanong nahulog ito. Tinago ko kaagad ito. Thank you. Such a good boy and girl. Ngiting sa ad ko. I'm Cleo. He suddenly said while smiling at me. His eyes. I want to hug him. Oh, I'm Claire. Mabilis na pagpapakilala ng maliit na bata. Kuhang-kuha niya si Danica at no wonder. Lumuhod ako upang maging kapantay silang dalawa. Where's your mom? I uttered. There. Bawal bata po sa... Claire, he can't understand you. Speak in English. Mahinang saway nito sa kambal. Palihim akong ngumiti. Tumango ito at gumusong binalik ang tingin sa akin. Kids are not allowed to go there. So mommy said, just stay here and don't talk to people that we don't know. Tumatangong sagot nito. Then why are you talking to me? Tanong ko. You're not a stranger because we saw your name. Cedric, right? Senorito Cedric? Mahinahong sambit ni Cleo. Tumango ako. Can I ask po? Tanong ni Claire. Sure. What is it? What is the meaning of your name? I frowned. She looked exactly her mom. Asking out of nowhere, I smiled at her. Cedric comes to the word sapphire. My mother said that Cedric is symbolism as a blue stone. Maikling kwento ko na nakapagpalakpak kay Claire. Do you know, senorito, what's the meaning of your name? Tanong ni Cleo. I shook my head and they both widening their eyes as they amazed. Wow! We want to know po, Mr. Bluestone? Masayang sabi ni Claire. Inilibot ko muli ang paningin ko at wala pa rin si Danica. Kaya kinuha ko ng pagkakataong ito. Maranasan ko lang na makausap ang mga anak ko. If I'm the blue stone, you Claire is the green stone. Your name Esmeralda is came from emerald, which is the precious stone. While you Cleo, you are the warrior. I suddenly stopped because of their looks. I smiled widely and continuing the other one. And you know what, kids? Your mother is a queen. I added. She's my queen. The queen has a crown surrounded by two precious stones, the blue and green. But in order to protect the monarch, the warrior should be there to make sure that the two precious stones are still in sovereign's crown. Mabilis kong niliko ang kotse. Hindi ko inaalis ang paningin ko ang kotse ni Danica na humaharurot. Nawalan ng hangin ang gulong ng kotse ko. Malakas na hinampas ko ang manibela nang tuloy nang nawala sa paningin ko ang kotse niya. I know her plan. I know what's on your mind, Danica. Lumabas ako ng kotse. Sinalubong ko ang malakas na hangin at hamog na paligid.
Paano niyang nagagawang takbuhan ako ng ganito? Ang suungin ang makapal na hamog. Isang sasakyan ang pumreno sa harapan ko. Take it. She's now in the mansion. Time is running, Zedric. Kalmadong paghagis nito ng susi. Please lock the gate, Von. Sumakay na ako. Tutok na tutok lang sa daanan hanggang sa matanaw ko na ang gate. I saw her car for my side mirror. I saw the red light on the upper part of its gate. It's already locked. I smiled bitterly when I saw them running and suddenly stop. Sinipa nito ang kotse sa harap ng mga batang antok na antok. Lumabas ako ng kotse at tinitigan ng aking mag-ina. Nakaluhod si Danica at kung anong may sinasabi na tinanguan ng mga bata. Lumakad ako papalapit. I can't take it anymore. I made only 3 steps. 3 steps. You can no longer escape from me. I will not allow you to take my children away from me, Danica. I whispered. Lumakas ang hangin papunta sa amin. Nagbukas ang ilaw sa likuran ko, kaya mabilis akong nakita ng mga anak ko. They smiled innocently. Mga anak kong walang alam sa nangyayari. And for the first time, I heard the one word that I had long wanted to hear. Daddy. Daddy sounds good in my ears, but it hurts because I haven't even experienced being a father to them. Being Danica's husband. Now, I'm facing the woman that I can never deny. A woman I never thought would be a part of my life. I will not let her to leave me again. It is my honor and delight to declare you married. Go and forth and live each day to the fullest. You may seal this declaration with a kiss. I'm so pleased to present the newlyweds, Zedric and Danica Fontifalco. And now, I can freely see the sweet smile of my wife. I have nothing more to hide. I may not be her perfect husband, but I will do my best just to protect her empire. I'm the hidden blue stone in her crown. I already found my happiness. I already found you, Danica Fontifalco. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Cedric at Danica. Sana po ay minapulot kayong aral sa ibinahagi kong kwento sa inyo. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang love story na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.